Angelo E. Campos Jr. And now let us welcome the Honorable Mayor of the City of Dasmariñas, Cavite, Mayor Jennifer A. Barzaga. The Emilio Aguinaldo College President, Dr. Jose Paulo E. Campos. He is the patriarch, the visionary, who provides leadership and endless support in all aspects of the college. With Emilio Aguinaldo College President is the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Z. Duterte, our guest of honor and commencement speaker. May I request everyone to please remain standing. The invocation to be led by the EAC Choral. Thank you.
dibdib dib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyang ka ng magiting. Sa manlulupit, di ka pa sisihil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bahaw. May dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng matawat mo'y tagumpay na nagdinigding. Ang bituin na taraw ng kailan pag may di magdidilim. Lupa ng araw ng malating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may makapi ang mamatay lang dahil sa'yo. Ladies and gentlemen, it is with pride and honor for Emilio Aguinaldo College to have as our 49th commencement exercises speaker, the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Z. Duterte. Thank you. Please take your seats. Assalamualaikum. Madiyaw ug maayong buntag kaninyong tanan. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito po ay graduation, pero allow me po na mag-insert ng napaka liit na politika po dito sa ating event. Noon pong nakita ko na meron kayong invitation sa akin na dumalo sa inyong graduation ay nabigyan ako ng konting joy dahil nabigyan ako ng, through your invitation, nabigyan ako ng opportunity na bumalik dito sa Dasmariñas City at personal na magpasalamat sa inyong lahat sa tulong ninyo sa akin noong kampanya at noong nakaraang eleksyon. Maraming salamat po sa inyong lahat. At maraming salamat din po sa patuloy ninyo na pagsuporta sa pamilya namin, ang pamilyang Duterte. Isang magandang at masayang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyo na mga magtatapos ngayong araw at sa inyong mga magulang at mga mahal sa buhay na tumulong, nagsakripisyo at walang sawa na nagtaguyod sa inyong pag-aaral. Ang pagtatapos ninyo ngayon ay isang masayang simula sa katuparan ng inyong mga pangarap, na pangarap din ng inyong mga magulang para sa inyo at para sa inyong mga pamilya. Alam niyo po, hindi ako umattend ng lahat ng aking graduation. Ang huling graduation ko na naatendan ko ay ang aking fourth year high school dahil required sa amin na umattend. Pero nung nag-college na ako, graduate ako sa college, sinabihan ko ang aking mga magulang. Sabi ko sa kanila, huwag na tayong umattend dahil matagal kayong nakaupo doon.
limang oras kayo uupo doon at isang segundo lang yung pagkuha ko ng diploma. Graduate naman na ako, okay na yon para sa inyo. Pero when I attend events like this, I am happy that you are there sitting in your chairs dahil ang araw na ito ay para sa mga nandito sa kaliwa ng room na ito. Dahil the reason that you are sitting on those chairs is because of the love that they have for you, including our parents na nasa abroad ngayon, hindi makarating dahil kailangan nila magtrabaho. At namasaya ako na ginawa ninyo itong araw na ito para sa kanila. Don't let this day end without thanking your parents, your guardians, and all the people who have helped you get to this day. Nararapat lamang na ipagdiwang ang okasyong ito kasabay ng pagpapasalamat sa mga magulang, mga guro ng Emilio Aguinaldo College at sa lahat ng mga tao na naging bahagi ng tagumpay ng ating mga magtatapos sa araw na ito. This is a special moment that deserves to be forever remembered by the graduates, their parents, and the entire Emilio Aguinaldo College community because you belong to the first batch of students who went through the government's senior high school program when it was started 6 years ago. It was the same time when the government partnered with the private sector for the implementation of the senior high school voucher program that provided financial support to qualified students enrolled in private schools. You are the living proof of our country's first attempt at producing graduates with 21st century education, equipped with life, career, learning and innovation, and communication and information technology skills. When COVID-19 pandemic came, education was one of the casualties. We saw some private schools shutting down, and this misfortune was followed by the exodus of students from private institutions to government-run educational institutions. But the pandemic was no match for the collective resolve of the Philippine government and all education stakeholders in our country, who ensured that Filipino learners continue to have access to education. With your family's support, you were able to pursue higher education. In case you have not realized this yet, you're a lucky batch, but it was not just luck that brought you here. You, the graduates, the parents, the school, Emilio Aguinaldo College community, you embody resiliency and the indomitable will to overcome difficult times. And that is one thing good about us Filipinos. We are always resilient, whatever the difficulty is in front of us. Alam niyo po, 23 years ago, nakatira po ako dito sa Dasmariñas City. Dito po ako nag-aral sa La Salle. Galing po ako, graduate po ako ng Davao, lumipat po ako dito mag-isa sa Dasmariñas City. And nahirapan ako mag-adjust dahil ako lang mag-isa, ako lang ang nag-iisip araw-araw kung anong kakainin ko sa lunch, sa dinner. Ako lang ang naghahanap kung saan ako magpapalaba. Ako ang nag-grocery. And nahirapan ako dahil from kindergarten to high school ay nasa bahay ako ng aking mga magulang. And naapektuhan din
ang aking pag-aaral dahil nahirapan ako na tumirang mag-isa dito sa Dasmariñas City. At nagka-problema na ako dahil nahihiya na akong umuwi sa amin sa Davao City na hindi ako nakapagtapos ng aking postgraduate degree. Kaya nung bago magtapos ang taon, alam ko na na hindi ako magtutuloy sa aking pag-aaral dito sa De La Salle University. Nag-isip na kaagad ako, ano ang gagawin ko para mabigyan ko ng solusyon ang problema. Doon ko naisip na lilipat ako ng eskwelahan kung saan malapit doon sa townhouse ng aking mga magulang na pwede akong tumira doon dahil meron kaming kasama sa bahay doon. Kaya nag-apply kaagad ako sa San Beda College para lumipat ng kurso at lumipat ng paaralan. At yan dapat ang lagi nating inaalala sa buhay ninyo, life will never be easy. Pero when faced with a problem, you sit down and think about the solutions, the options, and the solutions. Never give up. Hard work brought you here today, and hard work tags along with incredible opportunities that will bring pride and glory to you, your family, and your communities. The celebration today is a celebration of victory, one that is particularly underlined with the hope that the country's future will offer boundless opportunities for every Filipino. And so, allow me to make an appeal. This is not an appeal for myself. This is not an appeal for you. An appeal for your future families and children. But this is an appeal for our country. As you move forward to reach the goals you have chartered for yourselves, may you constantly be reminded that as citizens, you have a duty to our country, a duty to serve, to protect, and to love our motherland. This is ingrained in our core as a race, proud of its history, full of triumphs, of heroism, and unity. As you walk out of the walls of your school, you may reach the crossroads of choices. Your faith in yourself and in others may be challenged by hopelessness. Your dreams might be replaced with despair. Your ideals might be manipulated and might be used as a tool to destroy our country. And it is the same unity that we badly need today to help build and fortify our country. One can look back and reflect on the life of Emilio Aguinaldo, his acts of heroism, and his legacy that is forever etched on the foundations of freedom that the new generation of Filipinos are enjoying today. Just like all the other Filipino heroes, Aguinaldo chose to love our country. And choosing to love our country is an act of bravery. And you are brave, and we are all brave. Filipinos are brave. Remember this, as it will get worse and difficult and very challenging in the coming days. As you embrace the battleground of life, I hope you will bring not just the knowledge, skills, and the ideas you have acquired from your alma mater, but also the bravery and the fortitude to uphold your core principles as Filipinos. Bago po ako magtapos, ay
pwede ko na pong sabihin ito na yun pong nagtatago pa rin ng kanilang boyfriend at girlfriend sa inyong mga magulang ay dahil graduate na kayo, ipakilala na ninyo sa inyong mga magulang ang mga boyfriend at girlfriend ninyo. Mahal natin ang ating bansa at patuloy natin na mahalin ang Pilipinas. Dagan salamat, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Thank you very much, Vice President Sara Duterte, for the very meaningful message. Please take your seat. Vice President Sara Duterte, we are indeed glad to have you grace this occasion, ma'am. And thank you for teaching us about resiliency, heroism, and love for the country. Okay. For Vice President Sara Duterte, we wish you well on your new journey as our newly elected Vice President of the Republic of the Philippines, and we declare success in all your endeavors as you do what is best for our country. Everyone, let us give another warm round of applause for Vice President Sara Duterte. Thank you very much to our commencement speaker, Vice President Sara Duterte.